Magandang umaga mga ma'am, sir. Ako nga pala si Sin Palmero, ang may-ari ng Den Shop. Today, ituturo ko sa inyo kung paano yung tamang paggamit ng B525 aka Mamba. So, punta po tayo sa aking computer. Ayan, napansin nyo po, mabagal yung signal ko. Kasi isang bandwidth lang yung nakalagay dyan. Hindi ko pa siya sinettings. So, ayan, itype nyo lang po yung 192.168.8.1. And then, mag-login po kayo. Gamit yung username tsaka password na binigay sa inyo. So, ayan. Nakalagin na ako. Next na gagawin natin is sa settings. Pupunta tayo. Unang pupuntahan mo dyan is si system. Tapos si antenna settings. Pag may nakakabit na antenna sa modem mo, dito sa likod, dapat naka-external yan. Since wala namang nakakabit sa akin na antenna, dapat naka-internal yan. Ayan, wala pong nakakabit. So, apply ko yan. Apply. And then, pupunta ako ngayon sa dial up. And then, network settings. Para makita ko yung mga bandwidth. Ayan, yung magseselect ka ng bandwidth. So, isa lang po yung nakacheck sa akin. Band 1. 2,100 yung frequency niya. Ayan po yung signal niya. Ayan. Lumakas. Biglang lumakas ha. So, itatry ko yan. Speed test ko po yan. Speed test. Yan. Igo-go ko yan ngayon. Isusulat ko po kung gaano kalakas yung signal niya. Iti-take note ko. Yan. Kaya tandaan nyo na lang po para mas madali. Yan. Basta ganyan. 7 Mbps. Next naman, ganun din gagawin nyo, LTE B2, i-uncheck nyo po itong B1. Ayan, B2 naman. Apply nyo ngayon. Okay. I-check nyo yung modem kung may signal. Si modem, kulay red. Ibig sabihin, walang signal. Mag-proceed ka na ngayon sa sunod na sunod na bandwidth, which is si B3. Apply naman ulit ngayon. Ayun, may signal kasi kulay blue. Tapos ngayon, i-speed test mo na naman ulit. I-refresh mo. Ganun lang ng ganun yung gagawin nyo hanggang matry nyo lahat ng mga bandwidth. Ayan, matagal si B3. So, magpo-proceed na tayo para mabilis lang tong video. Pagpasensya nyo na rin po kasi nanginginig yung video. So, ayan po. Ang take note po, sa FDD, pwede ka magsabay ng 5 bandwidth. Ganon din naman sa TDD, itong tatlo. Kaso tatlo lang, kasi tatlo lang yung option. So, sa lugar ko, ang may signal is 4. 4 na bandwidth, which is B1, B3, and then si B5, and then si B28. I-apply ko yung 4 na yan ngayon. Tingnan natin kung gaano siya kalakas, yung 4. So, i-refresh ko siya. Antay lang. Connection failed. Refresh ko ulit siya. Tanggalin ko si B. Ayan, wala palang signal si ano sa lugar ko, si B28. So, tatlo lang pala. Ayan, tatlo lang pala. Sorry. So, ayan, itatry ko. Next ko to. Speed test ulit. Ayan. Ayan. Tatlong bandwidth pinagsabay ko po ah. Check natin kung anong signal niya. Huwag makulit na. Ayun oh. Lakas. Wala pang antena yan. Lakas. Ayan. Tatlong bar lang siya. Kasi ano dito sa lugar namin. Walang signal. Building kasi to. Sa pinakababa kami. Pero kahit pa paano oh. Pumapalo siya. Yung signal ng globe dito sa amin. Wala talaga. 3G lang siya pag data. Lakas. Pwede na yan sa akin. So, ganun lang po ang gagawin nyo. Ang panghuli po, i-check nyo na rin po. Ito, yung system settings. Ayan po, system settings. Ayan, i-uncheck nyo po lahat yan para hindi po mag-auto-update yung inyong system. Ayan po, yun lang po. Salamat po.